Mabuti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Bakit po? Magpapasama ako sa'yo dun sa bahay ng pulis. Gusto kong makausap ang tita Mili mo. Bakit po wala? Ah, basta. Meron lang akong gustong linawin sa kanya, pero wag mo itong sasabihin sa mami mo, ha? Magagalit yun. Sige, magbibihis lang po ako. Ay, hindi, huwag ka na magbihis. Baka maabutan tayo ng mami at daddy mo. O, ibook mo ako ng masasakyan natin. Ha? Teka na. Nabook mo na ba? Malapit na daw po eh. At, ingat po. Malapit na daw. Ala, message niya po kaya muna si Tita Millie. Wala na akong number ng tita mo mula nung magkagulo. Eh, ba't po ba nagkaganon? Parang nung nawala po kasi si Noning, eh parang hindi na po pamilya yung turing niyo kay Tita Millie. Yung ba ang tingin mo? Kaya nga gusto kong magkaayos kami. Pupuntahan natin ang tita mo dahil gusto kong makausap siya ulit ng maayos. Yun na ba yun? Eh, si Papa po ito eh. O Norman, saan kayo pupunta? Ma, ba't naman kayo lalabas na hindi nagpapaalam? Nalingat lang kami, nandito na kayo. Layla, pabayaan mo na ako. Pupuntahan niyo si Millie, no? Gusto ko lang kumustahin yung kalagayan ng baby. Ma naman, huwag kang magpamanipulate dun sa babae na yun. Ginagamit na yung kahinaan natin dahil wala na si Anton. Eh, paano kung anak ni Anton yung dinadala niya? Apo ko yun, Layla. At gusto kong maging bahagi ng buhay ng batang yun. Paano kung dumating yung araw na multuhin ako ni Anton dahil basta ko na lang pinabayaan yung anak niya? Okay, Ma. Fine. Pero, hindi tayo gagalaw hanggat nakakasigurado tayo na ang dinadala niyang bata ay kay Anton talaga. Ma, hanggat wala tayong hawak na puweba, hindi natin susuyuin si Millie. Huwag tayo magpapatalo sa kanya. Hala, pasok na tayo sa bahay. Tara, Ma, tara.